Sebastian's POV. Bakit may honeymoon trip pa? Tanong ni Andrea sa kanya na makapasok na sila sa silid. Sayang naman kung hindi magagamit. Expensive ang suit na pinareserve ni Jason. Sagot niya. Sinunda ng asawa na naghahanap na may isusuot. Naka-wedding gown pa ito at nais yan siya magtatanggal ng suot na gown nito. Nakasunod siya sa bawat galaw nito. Kumukuha ng tiyempo para mahilay ito sa kama. Ito ang unang gabi nila bilang mag-asawa. Hindi siya papayag na hindi makukuha ang asawa. Bit-bit ang isang lingerie, lumakad ito patungo sa pintuan ng bathroom. Hinarangan niya ito. What are you doing? Kurot noong tanong nito. Humakbang siya papalapit dito. Where do you think you're going? He asked. To change, ani Andrea. I see. Tanging sagot niya at tanda ang hinaplos ang magandang mukha nito. Hindi naman to umiwas. Kagabi nung unang makuha niya ito, hindi man ito nalaban sa kalapitan niya. Maluwag nitong tinanggap ang pagpaparusa niya. Kaya naman din niya natinuloy ang kalupitan dito. Nais niyang angkinin to sa malupit na paraan, pero hindi niya nagawa. Hindi niya alam kung anong nagpalambot sa kanya, kung ang mga sigaw ba nito o ang maganda nitong katawan. Buti na lang natauhan siya, kung hindi, baka nasaktan niya ito ng todo dahil birhen ito. Andrea, he called her name in a sweet way. Nakatingin to sa mga mata niya. I wanna make it up to you, he seductively whispered. I want you to be mine. What happened last night was not supposed to be that way. I know I've hurt you and I feel sorry. Wala naman akong karapatang tumanggi, hindi ba? Matalim na sagot ni Andrea. You own me. Pag bumayari mo ako hanggat di mo nakukuha ang gusto mo, hanggat naghihiganti ka, patuloy pa rito. Exactly, sagot niya. But deep inside, hindi ang paghihiganti o makaganti ang nasa isip niya. He wants her wife so bad. Her wife has the power to make him crazy over her. Hindi nga niya alam kung bakit. Ito ba'y dahil birhen siya? Nauna niya itong nakuha. He doesn't understand. Do what you want then. Malalim ang sagot ni Andrea sa kanya. Masamang tingin ang pinukul niya rito. Strip, now, he commanded. I can't believe you. I'll do it for you, he said. Umikot siya sa asawa at pumesa sa likuran nito. Andrea is a brave woman. She can fight with me if she wants it, but she chose not to and behaves like a submissive wife. Iniharap niyang asawa matapos may baba ang zipper ng wedding gown nito. Nadoon pa rin ang mga mata nito. Naroon pa rin ang galit at pagmamataas. Dahan-dahan niyang ibinaba ang strap ng wedding gown nito habang hindi inalis sa mga mata sa mata ng asawa. You are mine, Andrea, he whispered, kasabay ng pagbagsak ng wedding gown na suot nito. Tanging lace na lang ang suot nito. Tumambad sa kanya ang maganda at kaakit-akit na postura nito. And he can't wait any longer. He wants her now. Nagyuko siya ng ulo at hinagka ng mga labi nito. Noong una naramdaman niya ang ayaw nitong gumante, kaya mas lalo niyang ginalingan ang ginagawa rito. That's it, Sebastian Gutierrez, binuhat niyang asawa, pa-barrel style. Kinawit naman ito ang kamay sa batok niya. Hindi naghihiwalay ang kanilang mga mata. Ang mga mata nilang nag-uusap at nagkakaintindihan. Ibinaba niya sa malambot na kamang asawa. Kasunod siya, Sebastian? Malambing na tawag nito sa pangalan niya. And he likes it. He laughed the way he called his name. Lalo na papagising sa matinding kagustuhan niya para dito. Do not hurt me like before, please. Pakiusap ito sa kanya. Ang mga mata nito ay napaka-inosente. How could he hurt an angel like Andrea? How could he do that to that innocent like Andrea? He asked himself. I won't, sweetheart. I won't hurt you this time. And I'm sorry about last time. Seryosong sagot niya rito. Nakalimutan na nga yata ang dahilan kung bakit nasa harapan niya ngayon si Andrea. Nakalimutan na yata niyang galit siya rito. Nababaliw na nga marahil siya. Sebastian? Andrea? Bulong niya sa pangalan niya. Naranong nagpawala sa sarili niya. Hindi nagtagal sinimulan nila ang una nilang pagsasama bilang mag-asawa. Walang segundong sinayang sa Sebastian para makuha si Andrea. Hindi na rin ito lumalaban sa kanya at parehas na nilang nagugustuhan ang kanilang ginagawa. Maya-maya pa, sabay na nilang naabot ang suktulan. He cannot deny na nag-enjoy siya sa asawa na wala siya ibang nais kundi makuha ito ng paulit-ulit. He failed sa misyon niyang saktan nito at pasakitan. Hindi niya kayang saktan ng asawa. Iisa lang nasa isip niya ang mamanatiling kanya si Andrea. Andrea's POV. Nagising siyang masakit ang buong katawan niya, lalo ng ibabang bahagi niya. Tulad kahapon, wala na si Sebastian sa tabi niya. Mag-isa na lang siya sa malaking kama na pinagsaluhan nilang mag-asawa kagabi. Nadesmaya siya ng bahagya dahil wala na ang asawa sa tabi. Mas makatotohanan sana at romantic kung gigising siyang nasa tabi ang asawa at nakayakap sa kanya. Ganoon pa man, masaya pa rin siya. Sebastian, bulong niya sa pangalan ng lalaking asawa na niya ngayon. Napatitig siya sa puting kisame. Napahagat labi ng malalang mga ginawa nilang mag-asawa kagabi.
Kung hindi siya nagkakamali, tatlong beses siya nilala sa langit ng asawa. At sa tatlong beses na iyon, ni minsan, hindi siya nakaramdam ng dahas o anumang paghihiganti sa bawat pagkuha ni Sebastian sa kanya. Napangiti siya, ramdam ang pag-iinit ng pisngi niya, para siyang teenager na kinikilig. Mamaya ang lipad nila pa Los Angeles, doon daw sila magka-honeymoon. Kung kagabi nakuha na siya na tatlong beses, paano pa kaya sa mismong honeymoon nila? Baka naman di na sila tumigil na Sebastian. Bumangon na siya at binalot ng walang saplot na katawan sa puting kumot. Napangiti siya na makita na nakakalat pa sa sahig ang mga damit nila. Ang wedding gown niya nasa sahig din. Isa-isa mo nang niyang pinulot ang mga iyon. Inayos ang pagkakatupi sa may sofa para naman di masyado makalatingnan. Isa pa, siya na ang asawa ni Sebastian ngayon. Dapat lang na asikasuhin na niya ito ngayon. Gaya ng pag-aayos ng mga gamit ito at mga personal na kailangan. Gaya ng isang tunay na asawa. Tunay nga ba siyang asawa? Tanong niya sa sarili. Humugot siya ng malalim paghinga at napasilap sa may tukador. Naroon nga palang cellphone niya. Hindi pa nga niya inahahawakan mula kahapon. Lumapit siya sa may tukador at kinuha ang cellphone. Hindi pa niya inahahawakan. Kumulot ang noon niyang napakaraming missed calls ni Felipe at mga messages. Hindi talaga siya titigil. Bulong niya. Binuksan ang mga text messages ni Felipe. Naupo siya sa kama habang binabasa ang mga iyon. We need to talk, Andrea. Kung magpapakasal kay Sebastian, may dapat kang malaman about kay Laika. Oo nga pala, may dapat pa siyang malaman tungkol kay Laika. Bulong niya, sinilya pa ng pintuan. Wala pa naman sa Sebastian kaya kakausapin na muna niya si Felipe. Tumayo siya habang balot ang puting kumot ang katawan niya. Naglalakad siya patungo sa may veranda. Hinawi ng bahagyang makapal na kortina para pumasok ang liwanag sa loob ng silid. Bahagyang makapal na kortina nito. Andrea, oh thank God Andrea, tumawag ka. Bungad ni Felipe sa kabilang linya. Ano bang sasabihin mo sa akin about Laika? Andrea, huwag kang magpapakasal kay Sebastian. Gagamitin ka lang niya. Garit sa iyong lalaking yan. Kailanman hindi ka niya mamahalin. Dahil ikaw ang pumatay sa mag-ina niya. Mabilis salitayan ni Felipe. Felipe, hindi ko pinatay ang mag-ina niya. Mariing sagot niya. Andrea, makipagkita ka sa akin ngayon. I can't. Sabihin mo na sa akin ngayon ang dapat mong sabihin tungkol kay Laika. Sabihin mo sa akin kung bakit galit sa akin si Laika. Tanong niya. I want to see you first at ipapaliwanag ko sa iyong lahat. I can't see you now. Aalis ako. Tatakas ka? Hindi ako tatakas. Wala akong tinatakasan. Wala akong kasalanan, Felipe. Hiyaw niya. Naiinis siya kay Felipe kung bakit tila siya ang dinidiin nito sa pagkamatay ni Laika. Okay, but Andrea, huwag ka magpapakasal kay Sebastian. We're married. What? Andrea, are you out of your mind? Sigaw ni Felipe na halos magpabingi sa kanya. I'm sorry, Felipe, sagot niya. Nang maramdaman pagbukas at pasara ng pintuan, napabalikwa siya ng tingin. Nakita niya sa Sebastian na kakapasok para na silid. Napalunok siyang napatingin dito. Pawis ito. Nakasuot ang puting t-shirt na basa ng pawis ang short. Mukhang galing ito sa jogging. Sige, tatawagin na lang kita ulit. Sabi niya kay Felipe sa kabilang linya at pinatay na ang tawag nito. Nakasalod ang tingin sa kanya ni Sebastian. Kahit pawisan ito, ang gwapo pa rin itong tingnan. Sinong kausap mo? Tanong nito at tumakbang palapit sa kinatatayuan niya. Napahigpit naman ang hawak niya sa kumot at tayong tumatakip sa katawan niya. Hindi niya alam ang isasagot. Baka kasi magalito kapag sinabing si Felipe ang kausap niya. Bumaba ang mata ng asawa niya sa kamay niyang hawak ang cellphone. Tumingin din siya sa cellphone na umiilaw. Nakasilent kasi iyon. Ang kulit naman kasi ng Felipe na to. Nagulat siya nang hablotin ito ang cellphone sa kamay niya. Sebastian, pigil na rito. Felipe, sabi nito at sinilapan siya. Napanunok siya na masamang tingin ang ipinukulit sa kanya. Why is Felipe still calling you? Tanong nito. Nahimigan niya ang galit. Sasagot na sana siya nang bigla nitong sagutin ang tawag ni Felipe. What do you want from my wife? Nanlaki ang mata niya sa sinabi ni Sebastian dahil sa ginamit itong salitang my wife. Tila lumukso ang puso niya sa narinig. Naging abnormal tuloy ang kabog ng dibdib niya. Leave her alone. Stop bothering my wife. Don't call her again or I will sue you as a stalker of my wife. May galit na pagbabanta ng asawa kay Felipe bago nito ini-off ang cellphone at inihagis sa sofa. Anong kailangan ng lalaking yun sa'yo? Bakit siya tawil ang tawag sa'yo? Kulot doong tanong nito. Humakbang ito palapit sa kanya. Hindi ko alam. Talagang bang hindi mo siya naging karelasyon? What? No, hindi ko siya naging boyfriend. Kaibigan ko lang si Felipe. Oo, nanliligaw siya. Pero hindi ko siya binigyan ng pag-asa. Paliwanag niya. Ewan kung bakit kailangan niya pa magpaliwanag sa asawa. Besides sa patunayan ko namang mali
ang lahat ng sinabi sa inyo ni Laika. Dagdag niya, hindi ito kumibo. Nakatitig lang ito sa kanya. Hindi naman niya magawang tignan ito sa mata. Nahihiya kasi siya sa mga nangyari sa nila kagabi. Alam niya, napaka-agresibo niya kagabi. At tagampala niya na maayos ang papel niya bilang asawa nito. Yes, ako unang lalaki sa buhay mo and I am your husband now. Sagot nito at muling lumapit pa sa kanya. What are you doing? Tarantang tanong niya. Napasandal siya sa kortina. Stay away from Felipe. Stay away sa kahit na kalinong lalaki. Ayoko may ibang lalaki pang lalapit sa'yo. You are mine now. You are my wife now, Andrea. Possessive na sabi nito sa kanya. Hindi niya malaman kung dapat pa siyang matakot o matawa sa mga sinasabi nito sa kanya. Ang dating kasi sa kanya ng mga sinasabi nito ay isang possessive na asawa. Putulin mo na ang pakikipagkaibigan mo kay Felipe mula ngayon. Hindi kaibigan ang turing niya sa'yo and who knows kung anong kaya niyang gawin sa'yo. Kung patuloy siya makakalapit sa'yo, lalo pat alam mo may gusto siya sa'yo. Lita niya nito. Nilapit na si Basha ng mukha nito sa kanya. Nasamyo niya ang pabango nitong naluluhanan na sa pawis nito. Pero ganoon pa rin matpabango pa rin ito. Ang sarap pa rin ang amoy nito. Kailan ko na ba talagang gawin yung mga sinasabi mo? Tanong niya. Sinalubong ang mga mata nito. Yes, kung gusto mo magkasundo tayo, susunod ka sa lahat ng gusto ko. Sumunod naman ako. As you can see, naibigay ko sa iyong gusto mo sa kama. Gumisi si Sebastian sa sinagot niya. Nagyoko ito ng ulo. Balak siya hanggang nang umiwas siya. Sa baba ng mukha niya dumapo ang mga labi nito. Ganon pa may hindi niya napigilang mapasigaw ng mahina na corner na siya ng asawa. Ayoko na may ibang lalaki ma-involve sa atin, Andrea. Ayoko may ibang lalaki makagawa sa iyo ng mga bagay na ginawa ko sa iyo. Bulong nito sa tenga niya. Naghahatid naman ng kakaibang kilabot ang mainit na hininga nito sa tenga niya. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Why, Sebastian? Are you jealous? Lakas loob na tanong niya. Maybe yes. Is that the problem? Balik tanong nito. Hindi siya nakakibo. Hindi niya inaasahang sasagutin nito ang tanong niya. Iniling na lang niya ang ulo. Akin ka lang, Andrea. Akin, Sebastian said. At pabilis na hinigkan, mariin siyang napapikit. Nagugustuhan niyang ginagawa ng asawa niya. Ginising nitong kagustuhan ngayon pa lang niya naramdaman buong buhay niya. Naramdaman niya ang pagsara ng pinto sa kortina. Muli, kumalumlim sa buong silid. May magaganap na naman yata sa kanila. Napalayad siya ng angkilin ng asawa mga labi niya at bilang binitaw ng pagkakahawak sa kumot na tumatakip sa katawan niya. Agad naman bumagsak iyon sa sahig. Tama ang iniisip ni Andre na may gaganap ulit sa kanila ng Sebastian. Isang mabilis na pagkuha ang ginawa sa kanya ni Harry. Pinuno nila ang silid ng isang pagkasalo na hindi lamag sa kanilang kalooban. Sa kabilang banda, Andrea's POV. Nagpahatid sila ni Sebastian sa International Airport. Buong biyahe sila magkatabi nito sa likod ng sasakyan. Magkadikit ang kanilang mga braso. Sa kabila ng mga nangyari sa kanila ng asawa, hindi pa rin niya mapigil ang makaramdam ng kakaiba sa simpleng pagkakadikit lang ng kanilang mga balat. Are you okay? Tanong nito. Sinulapan siya. Nagtama ang kanilang mga mata. Tumango siya rito at nag-iwas ang tingin kay Sebastian. Napapitlag siya ng maramdaman ng mainit na pala nito na umawak sa kamay niya. Napasulyap siya sa kamay nito. Naisana niyang bawiin dito ang kamay pero hindi na lamang niya ginawa. Hinayaan na lamang niya. Baka isipin pa ng asawa na masyado siyang apektado sa mga paghawak-hawak nito sa kanya. Naramdaman niyang tila naglalaro ang kamay ni Sebastian. Nakahawak sa kamay niya. Umiwas siya ng tingin. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sinisikap na huwag kiligin sa pagkakahawak nito sa kamay niya. Ultimo sarili niya mga gamit, ito ang nagdala. Bagay na hindi niya inaasahan sa asawa. Alam niyang galit pa rin ito sa kanya. Baka sadyang gentleman lang talaga ito. Hindi tuloy siya sanay sa ganitong kilos sa Sebastian. Baka pag nagpatuloy ito sa ganitong pagkilos at pag-aasikaso sa kanya, baka hindi niya mamamalayan, mahulog na siya sa asawa. Napangiwi siya sa naisip, saka iniiling ang ulo. Habang naghihintay sa flight nila pa Los Angeles, naupo muna sila. Nilibang muna niyang sarili niya sa social media. Sunod-sunod ang chat sa kanya ng kaibigang si Belle. Mukhang alam na ng kaibigan ang pagpapakasal niya kay Sebastian. Hindi na muna niya binasa ang mga chat ng kaibigan. Pagbalik na lang niya galing honeymoon sa kanya haharapin ang mga kaibigan at ipapaliwanag sa mga ito ang naging desisyon niya. Nakita niya rin sa social media ang kasalan niya ni Sebastian. Napailing na lang siya ng ulo. Walang ibang magpapalagay noon sa social media kundi ang ama. Nakaramdam tuloy siya ng hiya kay Sebastian. Alam naman niyang ayon itong ipaalam sa marami na kinasal ito sa kanya. Kaya nga halos wala itong bisita sa kasal nila. Kinahihiya siya marahil ito pero napapaligaya naman niya ito. Pagdating sa kama wala siyang masasabi.
Sebastian is great pagdating sa ganong bagay. And she is aggressive pagdating sa ganong limbagay. Dahil naamin niyang gusto niya ang ginagawa nila ng asawa. Hindi niya kayang tanggihan ang isang katulad na Sebastian Gutierrez. He is a monster on bed. Pagdating sa luxury hotel kung saan sila may reservation, napanganga siya sa ganda. Wow! Hindi niya mapigilang bulalas. You like it? Sebastian asked. At naramdaman ang pagpulupot ng kamay nito sa bewang niya. Minaliwala na lang niya iyon. Ngayon pa ba siya mag-iinarte? Wala na siyang itatago pa kay Sebastian. Nakita na ni Sebastian ang lahat-lahat sa kanya. Yeah! Nakangiting sagot niya sa asawa. Great! Sabi nito sa bayuko at inabot ang mga labi niya. Mabilis lang siyang hinagalito sa mga labi. Pero naramdaman niyang gumuhit pababa ang init sa katawan niya. Naglakad silang nasa bewang pa rin niya ang kamay ng asawa. Liam naman siyang nagpapangiti. Habang naglalakad sa malaking lobby ng kanilang hotel, maraming foreigner sila nakakasalubong at pansin niyang napapasila pang ilang mga foreigner na babae kay Sebastian. Hindi lang pala pang Philippines ang apil ng asawa niya, pasok din pala sa international. Isang malaking silid ang pinasukan nila. Kung humanga siya sa ganda ng hotel sa labas, masunga naman siya sa ganda at laki ng silid nila. Nakapalibot sa salaming bintana, may malaking kama na masasabi niyang tila naghihintay talaga sa kanilang malaking kama. Napakagat labi siya. Sinuli pa ng asawa na nagbababa ng kanilang mga gamit. Ewan niya pero bigla nag-init ang kanyang katawan. Masama ba kung siyang unang hahaga ng asawa at hindi na patungo sa higaan? Honeymoon naman nila eh. Baka hindi naman nakakahiya. Napalunok siya sa naisip at iniiling ang ulo. Iniiwas ang tingin sa gwapong asawa na busy pa sa pag-aayos ng mga bitbit nila. Hindi niya dapat sila sanay asalili sa mga ginagawa nila ng asawa. May hangganan ng lahat, kaya dapat ngayon palang umiwas na siya. Ginala na lang niya muna ang buong silid. Baka kasi hindi siya makapagpigil at mahila niya ang asawa. Tumingin siya sa salaming bintana kung saan tanaw na tanaw niya ang magandang syudad. Napangiti siya. Walang dahilan para hindi siya mag-enjoy ngayon sa honeymoon nila. Alam niyang honeymoon trip na ito para kay Laika at Sebastian, pero hindi niya hayaang sirain ni Laika magandang mood niya. Siya na ang Mrs. Andrea Gutierrez ngayon, kahit may hangganan pang lahat. You like the view? Tinig na Sebastian na nasa tabi na pala niya. Pinulupot ito ang kamay niya sa bewang niya at isiniksik ang mukha sa balikat niya. Naramdaman niyang mainit na hininga nito. Marain siyang napapikit. Ito na yata ang simula ng honeymoon nila. Although matagal na nilang sinimula ng honeymoon, dahil hindi makapagpigil si Sebastian sa kanya. I love your smell, sweetheart. Bulong nito. Nagtaasan ng mga balahibo niya sa batok. Hinayaan naman siya ng asawa sa ginagawa nito. Gusto kasi niya ang pakiramdam. Nagsisimula na kasi maglakbay ang init sa buong katawan niya. Iniikot siya paharap ng asawa rito. Andrea, I think na-addict na ako sa'yo. Ano si Sebastian sa kanya at hinaplot sa pisngi niya. Is that a bad news? Alanganing tanong niya. I don't know. But one thing I know, I always want you. I can't get enough of you. And I know you feel the same. Hindi niya malaman kung itutuwa ang sagot nito dahil alam niya ang nangyayari sa kanila ang tinutukoy nito. Hindi ang anumang damdaming meron ito sa kanya. Naaadik ito sa katawan niya. Tama ba? Ito ay tungkol sa pakikipagsalo. Gamit lang ba siya para dito? Medyo kumirot ang dibdib niya sa isip. Tungkol ba ito sa pakikipagsalo? Lakas loob na tanong niya rito. Nakita niyang nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito. Sebastian, don't forget why I'm here with you. Kung bakit mo ako naging asawa, kung bakit mo ako nakuha. Maraing sabi niya at inulit sa kamay nito. Kung pakikipagsalo lang habol ito sa kanya, hindi siya dapat matuwa. Dahil once na magsawa nito sa kanya, bali wala na siya. Dumilim ang mukha ni Sebastian. Masamang tingin ang pinukol ito sa kanya. Umigting ang panga nito. Nakita na naman niya ang Sebastian na galit. I will never forget that, Andrea. Hindi ko pa rin makakalimutan na ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng mag-ina ko. Maraing sagot nito. Sabay hawak na mahigpit sa mga braso niya. Kailanman hindi ko makakalimutan ang bagay na yan. Maraing sabi pa nito. At basta na lang siyang binitawan nito. Huwag kang mag-alala. Walang magbabago sa kasunduan. Mawawala ka pa rin kapag naibigay mo ng anak na gusto ko. Hindi pa rin ikaw ang kikilalaning ina ng bata. Matalim na sabi nito. Kumirot ang dibdib niya. Ilang beses na niya narinig kay Sebastian ng mga bagay na yon. Naroon pa rin ang kirot at nasasaktan pa rin siya. Hindi nagbago ang pagiging berhen mo ang katotohanan na ikaw ang pumatay sa mag-ina ko. Sebastian, hindi ko sila pinatay. Hiyaw niya. Sabay tulak sa matigas itong dibdib. Aminin mo man o hindi, naliligayahan ka sa akin. Kaya ka naahalik sa akin. Aminin mo man o hindi, masaya kang nakuha mo kung malinis. Hiyaw niya sa asawa habang tinutulak na sa dibdib.
Nawili ka sa katawan ko, Sebastian. Hindi mo kailanman naramdaman ang kaligayahan na ibigay ko sa iyo kay Laika. Patuloy niya. I know hindi mo maiinis na nakuha si Laika. Dagdag niya. It doesn't matter. Dahil iba si Laika sa iyo. Galit na sagot nito. And yes, Andrea. Naligayahan ako sa iyo and you are mine. Hanggat gusto pa kita sa panlasa ko. Sagot nito. Hinila siya sa magkabilang braso. Inikot sa nito at malakas ay tinulak sa malaking kama. Nag-bounce pa siya sa malambot na kama. Sinubukan tamo yung mula sa pagkakahiga, pero mabalis ito nakapunta sa ibabaw niya. Mahigpit itong hinawakan ang dalawang kamay niya. Tinaas sa may uluhan niya. You are mine, at kukunin kita sa parang gusto ko. Go on! Kuhanin mo ako ng kuhanin, magsawa ka. Dahil once na mabuntis ako, hindi mo na makukuha pa. Dahil tapos na usapan natin, hanggang doon mo na lang ako pwedeng makuha. Sinalubong ang mga mata nito. Halata niyang tinamaan ito sa sinabi niya. May sense ang sinabi niya. Ang usapan magpapakasal sa rito at bibigyan niya ito ng anak. Wala sa usapan na pwede siya makuha nito matapos may bigay ang anak na gusto nito. Asawa at anak lang ang nawala rito, kaya yun lang ang dapat niyang ibalik. Hanggang kailan magtitiis si Andrea sa mga sinasabi ni Sebastian? Totoo ba ang lahat ng sinasabi sa ni Sebastian? O paraan niya lang yun para may dahilan siya na makuha si Andrea? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.